Ikatlong kabanata, mga lingkod ng bagong tipan. Sawari ba ninyo'y pinupuri na naman namin ang aming sarili? Kami ba'y tulad ng iba na kailangan pang may rekomendasyon para sa inyo o mula sa inyo? Kayo na rin ang aming rekomendasyon, nakatitik sa aming puso upang makilala at mabasa ng lahat. Kayo ang maliwanag na sulat ni Kristo, ang sulat na ipinadala sa pamamagitan namin. Ito'y nasusulat, hindi ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, at hindi sa mga tapyas na bato, kundi sa puso ng tao. Nasasabi namin ang gayon dahil sa aming pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kung sa aming sarili lamang ay wala kaming sapat na kakayahang gawin ito, ang Diyos ang nagkaloob nito sa amin. Niloob niyang kami maging lingkod ng bagong tipan. Tipang hindi nababatay sa kautosang natititik, kundi sa Espiritu. Sapagkat ang dulot ng titik ay kamatayan, ngunit ang Espiritu'y nagbibigay buhay. Nang ibigay ang alituntunin ng paglilingkod, na nakatitik sa tinapyas na bato, kalakip na nahayag ang kaningningan ng Diyos. Ano pat hindi matingnan ng mga Israelita ang mukha ni Moises, bagamat ang kaningningang ito'y lumipas. Kung ang paglilingkod na batay sa kautosang nakatitik na nagdala ng kamatayan ay dumating na may kalakip na kaningningan, kaano pa kaya ang paglilingkod ayon sa Espiritu? Kung may kaningningan ang paglilingkod na nagdudulot ng hatol na kamatayan, lalo pang maningning ang paglilingkod na ang dulot ay pagpapawalang sala. Dahil dito, masasabi natin na ang dating ningning ay wala na sapagkat nahalinha ng lalo pang maningning. Kung may kaningningan ang lumilipas, higit ang kaningningan noong nananatili magpakailanman. Dahil sa pag-asa nating iyan, malakas ang ating loob. Hindi tayo tulad ni Moises na nagtalukbong ng mukha para hindi makita ng mga Israelita ang paglipas ng kaningningang yaon. Ngunit matigas ang kanilang ulo. Kaya hanggang ngayon, nananatili ang talukbong na yaon tuwing binabasa nila ang matandang tipan. At maaalis lamang ang talukbong na ito kapag ang isang tao'y nakipag-isa kay Kristo. Hanggang ngayon, may talukbong pa ang kanilang isip tuwing babasahin nila ang aklat ni Moises. Ngunit pagharap ng tao sa Panginoon, naaalis ang talukbong. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu. At kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, naroon din ang kalayaan. At ngayong naalis na ang talukbong sa ating mukha, tayong lahat ang nagiging sinag ng kaningningan ng Panginoon. At ang kaningningang iyon na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang bumabago sa ating anyo upang maging lalong maningning hanggang sa maging mistulang larawan niya.